Hello guys, welcome, balik ako sa aking shop. Ako po ngayon guys ay gumagawa po ako ng solid door. At ito po guys ay simpleng ano lang po, simpleng door lang po. At ito po guys ay ito po ang aking kailangang solusyonan. Wala po akong blade ng rotor bit na kasya po dito. Ito po ay may kapal na 3/4 po guys. So gusto ko pong gawin na isang daan lang po ng blade ng router ay tapos na kaagad. Hindi po isa o dalawang o tatlong daan ng blade ng router. Parang ganito po yan guys. Ito po yung halimbawa, ito po yung ating frame. Kailangan po itong mabaon dito guys. Ganun po guys. Ito po ang aking solusyonan. Panoorin nyo guys. Ganito po ang aking gagawin guys. Ito po ang aking dalawang blade na router bit. Well guys, tanggalin po natin ito guys. Bubuo po tayo ng bagong design ng blade guys. Tingnan nyo guys ang aking gagawin. Lagyan po natin ng washer guys. Hirap damputin itong manipis na washer guys. Ito po siya guys, oh. Lagay po natin ito guys. Ganyan lang po. Tapos washer. Subukan natin tatlong washer guys. Apat pala. Kung sakto na ba siya sa kapal na 3/4. Para ganito ito guys. Ganda lang po siya guys. Testing natin guys. Kung pwede na ba siya. Tingnan nyo guys. Sa tingin ko guys parang tama na, sakto na po yung aking nailagay na washer. Pero testing muna natin kung pwede ba. Pwede na ba? Lagyan po natin ng bearing para ito po ang pinaka-stopper. Okay. Dito na po yung aking router. Ito po aking gagamitin guys kasi po pag doon ko po ano sa retrotter table, mabigat guys yung kahoy. Kaya router na lang pong aking bibit-bitin guys.
ihigpitan po natin itong nut nya guys, para hindi matagal. Yun na po guys. Ngayon guys, testing po tayo. Okay guys, tingnan nyo, saktong sakto. Okay guys, testing po tayo. Sa wakas guys ay nasolusyonan din ito po. At tingnan nyo po, okay na okay guys. Para po sa nakaview sa aking video, huwag nyong kalimutang mag subscribe at mag like para po updated po kayo sa aking next video.